So ngayon, alam na natin yung iba't ibang terms or mga terminologies dito sa Principles of Hydrostatics. So katulad ng Pascal's Law, nalaman na natin siya. Yung iba't ibang uri ng pressure, atmospheric, yung gauge, yung absolute, as well as yung vacuum, as well as yung tools to measure the pressure, which are yung mercury barometer or aneroid barometer. So ngayon, alam na natin itong mga to, pwede na tayong dumako sa variations in pressure, where in this section, madederive natin kung paano ba nakakapag-solve ng pressure from one point to another. Okay, so let's consider this figure, no, and then mag-submerge tayo ng isang object. So, syempre, kapag tayo ay nag-submerge ng isang object, ano-ano ba yung mga forces na nag-a-act dito sa ating object? So, let's consider this one. Okay, this point as point 1. And then, yung sa bottom part naman, let's consider it as point 2. So, syempre, kung meron tayong point 2, meron point 1 and point 2. So, therefore, kung may pressure, kung alamin natin yung pressure at these points, so, kung may pressure, meron din tayong okay, force na nag-a-act dyan. May force 1 at saka force 2. So, di ba naalala natin, yung pressure daw is equal to force over area. So, ano kaya yung area na gagamitin natin kung ito yung object na ating i-consider? So, syempre, ang area na gagamitin natin ay yung okay, yung cross-sectional area ng object na yan. So, tingnan nga natin ulit yung mga meron na tayong force na nag-a-act sa object. So, meron tayong force 2, force 1, at syempre, hindi mawawala sa centroid natin yung ating weight. Okay, so yan yung ating weight. So, ano pa kaya? So, yan. Ito na yung mga forces natin, no? So, ngayon, as usual, katulad ng pagde-derive natin, ang ginagawa natin ay nagkakaroon tayo ng summation of forces is equal to 0. However, paano kaya natin to? Mapapadali yung buhay natin, no? So, usually, di ba meron tayong x and y axis? However, kung i-consider natin yung x and y axis dito, makikita natin, kailangan pa natin i-component si F1, tsaka i-component si F2. So, therefore, para mapadali yung buhay natin, yung ating axis na lang yung i-rotate natin para si weight 1 na lang yung ating i-component. So, paano kaya natin siya i-component? So, kung horizontal si F2, si F1, so, ang kukunin nating components ni weight ay yung ganitong itsura niya, okay? Which is, siya na ngayon, if this is theta, ito yung adjacent, okay. Itong part yung adjacent niya, ito yung opposite niya. So, therefore, kung opposite, meron tayo dito na W sine theta, okay. So, ano pa kaya? So, ito yung ating object, ito yung cross-sectional area niya. So, therefore, we could consider this yung ating length ng object. Kung ito yung length, so, therefore, this part, pwede natin siyang tawagin na height, okay? So, height. Kung ito yung theta, ito rin yung theta. So, therefore, h is equal to l sine theta, okay? So, yan. So, pwede na tayong mag-derive. Kung ating axis natin, i-rotate natin. So, therefore, we could say na summation of forces horizontal is equal to 0. So, ano na? Ano ba yung mga forces natin? Yung may F2, may weight, tsaka yung F1. So, si F2 pataas, siya ay positive. Si F1 pababa, siya ay negative. Okay, si weight natin, siya ay pababa, siya ay negative. Tapos, magkakalimutan yung kanyang components. Is equal to, ayun o, 0. So, 0 din yung ilalagay natin dito. However, we know naman na yung force or yung pressure, alam naman natin yung pressure is equal to force over area. So, therefore, we could rewrite it as yung force natin, we could rewrite yung force natin as equal to pressure times area. So, kung tayo ay nasa F2, so, siya ay pressure 2 times area. So, ano ba yung area na yan? Di ba yung cross-sectional area nito? So, kung ano yung cross-sectional area ni F2, yun din yung cross-sectional area ni F1. Okay, P1 times cross-sectional area is equal to, so, from negative, kapag trinanspose sa kabila, siya na ay magiging positive. Okay?
However, ulit-ulit, napag-aralan natin sa fluid of sa properties of fluid na yung unit weight daw is the ratio of weight over volume. So therefore, we could rewrite that weight is equal to unit weight times volume, which is itong equation na to, pwede nating ipasok dito sa side na to. So P2 daw times area minus P1 times area is equal to, ano ulit yung weight na na-solve natin? Siya daw ay si unit weight times volume. Unit weight times volume sine theta. Okay? So, ano pa bang dapat nating malaman dito? So, si volume, ano ba ibig sabihin ng volume? Diba kung meron tayong rectangular prism, siya ay base times height times length. So, in this case, pwede natin siyang sabihin na si volume ay equal to cross-sectional area ng ating object times yung kanyang length lang, no, throughout its length. So, we can write volume is equal to cross-sectional area times length. Okay, so si P, so itong equation na to, pwede nating isulat doon kay volume. Okay, so P2 times area minus P1 times area is equal to unit weight. Tapos yung volume natin is equal to area times length times sine theta. So, ano pa ba meron natin? Makikita natin. So, yung length na ito, ano pa pong meron? Ayun, oh, medyo pareha sila ng tinutukoy na length, di ba? Yung length ng object. So, therefore, we could rewrite yung L pa, which is equal to H over sine theta. Okay, so pwede natin siyang ipasok dito sa ating dinederive na equation. So, P2 times area, P1 area is equal to unit weight. Area times H over sine theta times sine theta. So, ayun, nakikita na natin, no, meron na tayong mga makakancel. So, dito sa ating equation, makikita natin, parehas may area yung left side of the equation, tsaka yung right side of the equation. Therefore, kung ipa-factor out natin yung area dito sa side of this equation, makakancel na rin natin siya sa kabilang side ng equation natin. So, ano pa yung makakancel natin? Makikita natin itong sine theta, di ba? So, pwede natin siyang i-cancel. So, cancel-cancel din si sine theta. At ang matitira na lang sa atin ay si pressure 2 minus pressure 1 is equal to gamma tsaka yung H na lang. Okay, so anong ibig sabihin itong equation na to? So, ibig sabihin, pwede kong isulat ito na si P2 daw is equal to P1 plus gamma H. Well, similarly, I can also write na P1 is equal to P2 minus gamma H. Ito yung ating magiging working equation, which is hindi naman natin kailangang i-memorize. So, bakit din naman po kailangang i-memorize? So, ibig sabihin lang niya, from point, kunyari, tayo ay nasa point 1, tapos kung bababa tayo kay point 2, so ano pong nangyayari sa pressure natin kapag bumababa? Tumataas or bumababa? Okay, so tumataas yung pressure, di ba? So kung tumataas pala yung pressure, therefore from point 1, mag-a-add lang ako ng gamma H. So ayun, mapupunta na ako kay point 2. So yun pala yung ibig sabihin nito. So similarly, kung ako naman ay na kay point 2, so kung pupunta ako kay pressure 1, so ano pong nangyayari sa pressure natin kapag tumataas? Di ba, mas lumiliit. So therefore, magsusubtract lang ako ng gamma H. So from point 2 papunta kay point 1, magsusubtract ako ng gamma H. Ayun, nandun na ako kay point 1. So, yun lang yung ibig sabihin nito. For example, P1 plus gamma H. P1 daw plus gamma H, mapupunta ako kay point 2. So, ito na yung unang equation. So, kay point 2 naman. So, point 2 daw minus ng gamma H. So, ayun, napunta na ako kay point 1. So, yun lang po yung ibig sabihin nito. Variations in pressure, no? So, magdadagdag or magsusubtract lang pala ako ng gamma H kung saan ko gustong mapunta, kung saan yung gusto kong malaman na pressure. Okay, so ano naman kaya mangyayari kapag ka yung ating object ginawa kong horizontal? So, same level na yung ating P1, tapos same level na yung ating P2. So, considering na uniform yung ating liquid or isang liquid lang yung meron tayo, no? So, kunyari, water lang, pare-pares na water lang, or pare-pares lang na oil. So, kung ganyan yung ating magiging setup, so therefore, we could say na P2 is equal lang to P1. Kasi parehas lang naman sila ng height, eh, diba? Which is equal to, okay, gamma
pH. So, yun lang yung ating variations in pressure.